Samantala, umiiral naman po sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Bungso dito ng umiiral na hanging amihan o northeast monsoon. Ito ay ang hanging galing sa North Mainland Asia. At ng Visayas, sa ngayon ay so far so good ang panahon dito, lalo na sa mga beaches natin dyan. Habang dito naman sa Mindanao ay apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Ayos sa ayos, pero huwag pa rin pumetiks ha. Dominante na kasi ang malamig na hanging amihan, lalo na dito sa Luzon. May dalayang lamig pero hindi rin malayong magbitbit pa yan ng mga ambon, kaya mga kapatid, ingat-ingat lang po. Diyan naman po sa Visayas at Mindanao, apektado kayo ng Intertropical Convergence Zone ayon po sa PAGASA. Yan po yung pinagsanib na hangin na bumubuo ng ulap, kaya asahan na maging maulap at makulimlim po dyan. Pero maiba tayo. Pag-usapan naman natin ginagawa natin dito sa Action Weather. High-tech ang sistema, hindi matatawaran ng graphics, mabilis at accurate ang mga prediksyon. Aba, metra yata yan. Mahal yan. Yan ang nagagawa ng makabagong teknolohiya. Pero kayo ba'y nagtataka kung paano ang pagbasa ng panahon noong araw? Ang mga sinaunang sibilisasyon ay niniwala ng mga Diyos ang kumukontrol sa klima. Sa mga Grego, si Zeus ang may hawak ng ulan, ulap at kulog. Sa Norse mythology, ang Diyos ng kulog ay si Thor. Sa India, si Indra ang Diyos ng mga bagyo. At sa Pinoy na telebisyon, naging saligan natin ang mga gaya nila Amado Pineda at Ernie Baron. Kaya naman ang Weather or Not, sa ngalan ng buong Action Weather Center ng News 5, ay nagpapasalamat po sa PAGASA at Philippine Meteorological Society at Pagham Party List sa kanilang pagkilala sa atin pong high-tech na weather presentation. At yan po ang ulat panahon. Sa ngayon, ako po si Lord Rivera nagsabing maraming salamat po.